Bakit mataas ang langit? Noong unang panahon ay may mag-ina ang nakatira sa isang bahay kubo. Ang anak na si Maria ay may suklay na ginto at kwintas na may butil-butil na ginto. Halos araw-araw ay isinusukat niya ang suklay at kwintas at tinitignan niya sa kanyang anino sa tubig kung siya ay maganda. Isang araw nang sinusukat ni Maria ang suklay at ang kwintas ay tinawag siya ng kanyang nanay. Maria, magbayo ka nga ng palay, ang wika ng ina. Opo, ang sagot ni Maria, ngunit hindi siya kumilos. Maria, magmandali ka, ang tawag muli ng matanda. Wala tayong bigas na isasaing. Opo, sandali po lamang, ang tugon ni Maria. Ngunit hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa anino sa tubig. Maria, sinasabi ko na sa iyong magbayo ka ng palay. Madali ka, ang galit na utos ng matanda. Tumindig si Maria at tuloy-tuloy siya sa lusong ng palay. Hindi na niya naalis ang suklay at ang kwintas. Nalalaman niya kapag galit na ang kanyang nanay ay dapat siyang sumunod ng madali. Nagbayo na siya nang nagbayo ng palay. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay pinawisan. Napupuno ng pawis ang aking kwintas, ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Hinubad niya ang kwintas, inalis ang kanyang suklay, isinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang mababa at naabot ng kamay. Habang siya ay nagbabayo ay tinitignan niya ang suklay at ang kwintas. Kay ganda ng aking suklay at kwintas, ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Pagkatapos na pagkatapos ko ng pagbabayo ng palay ay isusuot ko uli ang aking kwintas. Sa gayong pagsabi ay dinalas niya ang pagbabayo ng palay upang ito ay matapos at maisuot na niya muli ang suklay at kwintas. Tumaas ng tumaas ang pagbubuhat niya ng halo at dumalas ng dumalas ang pagbagsak nito sa lusong. Umaabot na pala ang dulo ng halo sa langit, ngunit hindi niya napapansin. Sa palay na ngayon ang kanyang tingin. Tinitignan niya kung malapit na siyang matapos upang maisuot niya ang suklay at kwintas. Itinaas pa niya lalo ang pagbuhat ng halo upang lumakas ang pagbagsak nito sa lusong at nang madaling mabayo ang palay. Sa bawat pagtaas pala niya ng halo ay bumubunggo ang halo sa langit at sa bawat pagbunggo naman ay tumataas ang langit. Nang mapuna ni Maria ang nangyayari ay mataas na ang langit. Tangay-tangay ang kanyang gintong suklay at kwintas. Hindi na niya maabot ang mga ito. Tumaas ng tumaas ang langit. Tumaas din ng tumaas ang suklay at kwintas. Noong gabing yaon ay umupo si Maria sa may bintana at tinitignan niya ang langit na ngayon ay mataas na mataas na. Hinanap niya ang kanyang suklay at kwintas. Naroroon ang kanyang gintong suklay at siyang naging buwan. Ang mga gintong butil ng kanyang kwintas ay nagkahiwa-hiwalay at siya namang naging bituin. Lalong maganda ngayon ang aking gintong suklay, ang wika ni Maria sa kanyang sarili. At anong kinang ng mga butil ng aking kwintas?